Hindi pa ako handa para sa batang yan. Mahinang bulong nga ni Max. Isang gabi na nag-uusap nga sila ni Fatima nang palihim sa kanyang kwarto. Anong sabi mo? Hindi ka handa? Hindi ka ba natatakot sa sinasabi mo? Alam kong mali na may nangyari sa atin dahil hindi naman tayo mag-asawa. Pero mas mali ang gusto mong gawin na hindi pa hindi ganito. Hindi maitatama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Maluha-luha pa nga, nasaad nga ni Fatima. Ano bang gusto mong mangyari? Magiging housewife ka? At ako naman, anong gagawin ko? Masyado pa tayong bata. 17 anyos pa lang tayo. Anong kinabukasan meron tayo? Anong buhay yung mamaibibigay natin sa batang yan? Pangungumbinsi pa nga ni Max. Hindi maaayos ang isa na naman na pagkakamali ang nagawa natin. Kakayanin naman natin ito kung magsusumikap tayo at magtutulungan tayo. Sad pa nga ni Fatima. Hindi pa ako handa maging ama, Fatima. Napakabata pa natin at marami pa akong pangarap sa buhay. Ikaw ba? Siyempre meron din akong mga pangarap pero mahal ko ang batang to. Sad nga ni Fatima kay Max. Mahirap ipaliwanag pero mahal ko na ang batang nasa sinapupunan ko. Mahal din kita, Max. Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Mahal din kita, Fatima. Importante ka sa akin. I care about you pero siguradong hindi pa sila papayag dahil bata pa tayo. Hindi na nga naituloy pa ni Max ang kanyang sasabihin. Bakit? Dahil babysitter lang ako ng kapatid mong bunso? Hindi ako matatanggap ng pamilya mo dahil mahirap lang tayo, tama ba? Emotional nga, natanong nga ni Fatima. Hindi naman sa ganun pero kilala mo naman sila mama, di ba? Listen to me, Fatima. Importante ka sa akin and I like you. Pero ayokong masira ang buhay mo. Pwede pa rin naman tayong magkita ng patago pero siguradong paghihiwalayin tayo. Hindi. Paninindigan ko ang batang to. Dahil anak ko siya, wala akong magagawa kung duwag ka sa responsibilidad. Ayoko mang magkalayo tayo, kakayanin ko dahil hindi kaya ng isip at konsensya ko na kahit napag-isipan ng hindi maganda ang batang parehas natin ginawa. Umiiyak nga na sabi ni Fatima. Pagkasabi nun ni Fatima, umalis na nga siya. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, nagsimula na nga siyang mag-impake. Aalis na nga lamang siya bago pa man magising ang kanyang mga amo. Sinisisi nga ni Fatima ang kanyang sarili. Alam niyang langit at lupa ang agwat nila ni Max pero minahal pa rin niya ito. Alam niyang hindi siya matatanggap ng mga magulang ni Max dahil yaya lamang ito dito. Pero susugal pa rin siya. Sumugal na siya. Kailangan na niyang ituloy-tuloy pa. Tumutulo ang mga luha ni Fatima habang nagtitiklop ng mga damit. 17 taong gulang pa lamang siya, uli na nga siya sa ina at ang ama naman niya, hindi na nga niya nakilala pa. High school lamang ang natapos niya. Ang totoo kinakabahan nga siya kung anong klaseng buhay ang kaya nga niyang ibigay sa sanggol pero hindi niya kayang ipalaglag ang sarili nga niyang dugo at laman. Malungkot din si Fatima pagkat napamahal na nga siya kay Max. Masakit para sa kanya na hindi na nga makita ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Pero kinailangan nga niyang mamili. Si Max ang first love niya at buong akala nga niya, ito rin ang kanyang mapapangasawa. Kinabukasan agad ngang natuklasan ng mga magulang ni Max na wala na nga ang yaya o babysitter nga ng apo nila. Nagising nga sila sa iyak ng bata at kinailangan bumangon nga ng ina ni Max. Nang nasa hapagkainan sila, "Manang, kuhanin mo nga itong baby. Asan ba ang babysitter niya?" Galit na tanong nga ni Doña Amparo ang mama nga ni Max. "Ah, ma'am, wala na po siya. Tinignan ko po yung cabinet niya. Wala namang pong damit kahit isa. Wala rin po siya sa kama niya nang magising ako." Kabadong salaysay pa nga ng matandang kasambahay. "Ano? Bakit lumayas yun? Baka may mga ninakaw ang babaeng yun sa pamamahay ko." Bintang pa nga
ng matapobreng matanda. Ma, hindi naman po siya magnanakaw. Hindi siya ganong klase ng tao. Hindi maiwasang ipagtanggol ni Max si Fatima. Kahit papaano naman ay may pinagsamahan nga sila at kilala naman niya ang pagkatao nito. May pagtingin naman din si Max kay Fatima pero masyado pa kasi siyang bata at hindi nga niya kayang isakripisyo ang magandang buhay na naghihintay nga sa kanya. Aba't ipinagtatanggol mo pa talaga ang hampas lupang yon? Saad nga ni Doña Amparo. Hindi ko siya pinagtatanggol, ma. Sinasabi ko lang naman na mabuting tao naman ang pagkakilala ko sa kanya. Ilang taon din naman siyang namalagi dito sa atin at kahit minsan walang nawala dito. Totoo ho yun, ma'am. Mabuting bata naman po si Fatima. At tinignan ko na rin po yung CCTV natin sa labas. Wala naman ho siyang ibang dala eh nang umalis siya kundi bag niya lang at saka mga damit. Mabuti naman kung ganun. Manang Pasing, magpahanap ka kaagad ng kapalit ni Fatima na mag-aalaga sa baby. Wala kong oras para mag-alaga. Walang iyang babaeng yun. Sana man lang nagpasabi siya na aalis siya para nakahanap muna ng kapalit bago siya umalis. Bakit kasi? Kailangan niya pang biglaang lumayas. Natahimik na nga lamang si Max. Masakit din sa kanya na hindi na nga niya makikita si Fatima. Pero kahit na anong gawing pagmumukmuk niya, hindi na nga babalik pa si Fatima sa kanya. Kahit na anong gawin niyang hanap. Ipinagpatuloy nga ni Max ang kanyang buhay. Nagtungo siya sa Amerika para magkolehiyo na natiling marangya ang kanyang buhay. Sa Amerika na nga rin siya nakapagtapos ng pag-aaral bilang dentista at sa Amerika na nga rin siya nagkaroon ng nobya. Mayroong sariling dental hospital si Max sa Amerika. CEO din siya ng ibang kumpanya ng kanilang pamilya na nasa Amerika. Si Fatima naman ay nakatira muna sa bahay nga ng kanyang kaibigan. Matapos ngang mag-alsabalutan mula sa mansyon ng mga Perez. Friend, anong plano mo? Tanong nga ng matalik na kaibigan ni Fatima na si Tina. Ang totoo, hindi ko pa talaga alam eh. Magulong-magulo pa ang isip ko ngayon, friend. Maghanap ako ng trabaho. Kailangan kong makaipon para sa panganganak ko. Kailangan ko ring makahanap ng sarili kong bahay. Hindi naman ako pwedeng habang buhay na nakikitira sa'yo. Nako, kailangan mong maging handa. Hindi lang panganganak ang kailangan mo, friend. Madami pang gastos. Mas lalo pag lumabas na yung bata. Yan nga rin ang inaalala ko eh. Pero bahala na. Paninindigan ko ang batang to kahit natalikuran ako ng ama niya. Mamahalin ko siya ng sobra para hindi na nga niya maramdaman ang kawalan ng ama. Diyan naman ako proud sa iyo, friend eh. Bata ka pa pero may paninindigan ka na. Talo mo pa yung lalaking yun tsaka yung iba pang may edad dyan. Spoiled brat kasi yun eh. Hindi sanay sa hirap kaya takot maghirap. Sad nga ng kanyang kaibigan. Walang makuhang trabaho nga si Fatima dahil nga sa kanyang kondisyon. At isa pa, napakabata pa niya at wala pa siyang experience. Sinubukan naman niyang maghanap ng trabaho pero napakalaki ng kanyang tiyan. Sa kabutihang palad, may napuntahan naman siyang isang shelter para nga sa mga buntis na babae at mga bata o matanda na walang mapuntahan. Dito niya nakilala ang isang mabuting kaibigan na si Ronnie. Boy o utusan sa shelter si Ronnie, matanda lamang ito ng 2 taon kay Fatima, kaya naman madali nga silang nagkasundo. Inalalayan nga ni Ronnie si Fatima. Libre ang pagtira at pagkain niya sa shelter. Kailangan lamang nilang tumulong sa mga gawain. Maaari din silang tumulong sa paggawa ng mga basahan. May binibenta nga ng shelter para mayroon nga pangtustos sa mga nakatira dito. Sa shelter na nga rin ang anak si Fatima. 3 lalaking sanggol ang kanyang ipinanganak. Kaya naman pala napakalaki ng kanyang tiyan dahil hindi lang iisa kundi 3 sanggol ang kanyang dinadala. Masayang masaya si Fatima na makita nga ang kanyang mga anak pero lalo nga siyang kinabahan. Bumuhay lamang ng 1 sanggol, napakahirap na paano pa kaya
kung tatlong sanggol ang kanyang kailangang buhayin. Gamit ang ipon niya sa paggawa ng basahan at kaunting tulong, galing nga sa mga sponsors, ay nakalis nga ng shelter si Fatima. Umupa siya sa isang maliit na kwarto. Si Ronnie naman umupa din hindi kalayuan kay Fatima. Nakakuha ito ng trabaho bilang isang janitor sa isang opisina at si Fatima naman ay hindi makakapasok ng regular na trabaho pagkat kailangan pa nga niyang alagaan muna ang kanyang sanggol. Kaya't nagtitindang na nga lamang siya ng mga ulam at merienda para magkapera pang gastos ng magina. Nagtapat na ng pag-ibig si Ronnie kay Fatima pero sinabi naman ni Fatima na kapatid lamang at kaibigan ang tingin niya kay Ronnie at nagfo-focus nga siya sa kanyang anak. Tinanggap naman ng binata ang kanyang desisyon pero nangako nga ito na susuportahan pa rin siya bilang kaibigan at ninong ng mga sanggol. Fatima, mahal kita. Gusto ko sanang alagaan kayo ng mga anak mo. Gusto ko sanang maging isang pamilya tayo. Kung hindi ka napanagutan ng kanilang ama, handa akong akuhin sila bilang sarili kong mga anak. Pagtatapat pa nga ni Ronnie. Ronnie, alam mo namang kapatid lang ang tingin ko sa'yo, di ba? Sa simula pa lang ng ating pagkakaibigan, sinabi ko na sa'yo yan. Mahal na mahal kita pero bilang kapatid o kaibigan lamang ang pagmamahal na yon. Madamdaming paliwanag naman ni Fatima. Napayoko na nga lamang si Ronnie. Namumula ang mukha nito sa hiya. Alam ko naman yun eh. Nagbakasakali lang ako para wala akong pagsisihan. Sana huwag maapektuhan ang pagkakaibigan natin. Siyempre naman hindi. Ilan na nga lang ang totoong kaibigan ko eh saka sa kanila. Hindi ako makakapayag na masira ang ating pagkakaibigan. Mabuting tao ka, Ronnie. At nakakasigurado kong makakahanap ka rin ng babaeng para sa iyo. Nagpatuloy pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Nagkaroon nga ng nobya si Ronnie pero palagi siyang nakasuporta sa mag-iina. Sa kabilang banda si Max naman, nakatakdang umuwi ng Pilipinas at makilala nga ang kanyang mga anak. May surpresahin ni Max ang kanyang nobya. Madami kasi itong paboritong pagkain sa Pilipinas. Naisip din ni Max na umuwi ng Pilipinas para na nga rin personal na bisitahin ang mga negosyo nila sa Pilipinas pati na nga rin ang kanyang mga magulang at kapatid. Isang linggo lamang sana si Max sa Pilipinas pero nagkaroon ng problema ang ilan sa mga negosyo nila kaya't pinakausapan nga siya ng kanyang ina na manatili na nga lamang ng mas matagal para maayos nga ang problema. Anak, our real estate business is facing challenges. Ang iba rin sa mga negosyo natin, nagkakaroon ng aberya. Baka pwede namang magtagal ka pa dito nang maayos mo ang problema natin doon. Pakiusap nga ni Doña Amparo. Batma, nangako ko sa fiancé ko na uuwi ako agad sa Amerika. Marami kaming kailangan na ayusin para sa aming nalalapit ng kasal. Marami naman tayong magagaling na tauhan na maaaring umayos sa mga problema sa kumpanya. Pagdadahilan pa nga ni Max. But you are the best and you are my son. Ikaw ang pinaka-capable at pinaka-pinagkakatiwalaan ko to fix these problems. Matitiis mo ba ang sarili mong ina? Para din naman sa iyo ang mga kumpanyang to. Sa'yo at sa magiging anak mo. Paliwanag nga ng matanda, tila hindi ito papatinag sa kanyang hinihiling kay Max. Fine ma, kakausapin ko si Via tungkol dito. Kinausap nga ni Max ang kanyang fiancé pero sumama lang ang loob nito. Hon, isang buwan lang naman ako namamalagi sa Pilipinas. Paliwanag nga ni Max. Isang buwan lang? Bakit kaya mong malayo sa akin ng ganun katagal? Siguro may iba ka na, no? Sumbat pa nga ni Via. What? Saan naman ang galing yan? Alam mo naman na wala at pakakasalan kita, hindi ba? Fine, let's meet halfway. Make it 3 weeks at bumalik ka na kaagad dito. Sige, bibilisan ko ang ayusin ang mga problema dito, okay? Sad naman ni Max. Bilisan mo, Han. Miss na miss na kita. Nang dumating nga si Max sa Pilipinas, nakipagkita lamang siya sa kanyang mga magulang pagkatapos ay nagtungo na nga siya sa kanilang kumpanya. Sir,
Sarado po ang parking. May nasira po kasing mga tubo, kaya bumabaha po sa basement parking. Doon na lang po muna kayo mag-park sa kulay asul na building. Nakausap ko na po ang may-ari noon at alam po nila na doon kayo paparada. Wika naman ng guard. Naiiling na umalis na nga lamang si Max. Naiinis nga siya dahil ang layo nga ng parking. Ang layo naman ito, ang init pa. Bulong pa nga niya. Pumarada na nga si Max at naglakad na nga patungo sa kanyang opisina. Matapos ang mga meetings niya, naglakad nga siya pabalik sa parking lot. Mainit ang ulo niya, pagod siya at naiinitan nga siya sa klima. Dagdagan pa nga ang pag-aaway nila sa telepono ng kanyang fiancé na pinipilit na naman siyang bumalik sa Amerika kahit tapos na nga ang una nilang usapan. Patras na nga sana siya ng parking lot nang may napansin nga siyang bata sa gilid ng kotse. Bumaba nga si Max ng kanyang kotse at hinarap ang bata. Anong ginagawa mo dyan sa gilid ng kotse ko? Paano kung hindi kita nakita at nasagasaan kita? Inis na tanong pa nga ni Max. Sorry po. Mahinang sabi nga ng bata na namumula pa nga ang mga mata na tira pa kakatatapos nga lamang umiyak. Eh bakit ka ba andyan? Tanong nga ulit ni Max. Pinagtataguhan ko po yung mga salbahing bata eh. Paliwanag naman ng batang paslit. Bakit mo naman tinataguhan sila? Tanong muli ni Max. Inaway po kasi nila ako. Sabi naman ng bata. Eh baka naman may nagawa ka kaya inaaway ka nila. Umiling lang naman ito sabay-sabing. Wala naman po. Ayaw lang po kasi nila na may ibang bata po na nagtitinda dito. Muling sabi naman ng bata. Nagtitinda ka ba? Anong paninda mo? Kung ano-ano po, minsan po sampagita, basahan, candy. Sa pagkakataong ito, nagpunas na nga ng mga luha ang bata at humarap na nga ito kay Max. Nagtinda ka pang sigarilyo dyan? Tanong nga ni Max. Dala ang labi sa stress, ay parang hinahanap nga ni Max ang paninigarilyo. Wala po eh, hindi po ko nagtitinda ng ganun, masama po kasi yun sa katawan. Ayoko naman pong maging dahilan ng pagkakasakit ng mga tao para lang po kumita ako. Marami naman po akong ibang pwedeng itindi. Bibong paliwanag naman ng bata. Para ka matanda kausap pa, you're smart. Sad pa nga ni Max. Thank you po. Mahinang sabi naman ng bata. Anong pangalan mo? Darwin po ang pangalan ko. Ikaw po, ano pong pangalan niyo? Ang pangalan ko ay Max. Ilang taon ka na? Sumenyas nga ang bata ng 6. 6 na taong gulang na nga ito. Ah, bakit ang titinda ka na? Gusto ko lang pong makatulong sa nanay ko. Yan na nga bang sinasabi ko eh, may mga taong aanak-anak tapos idadami sa kahirapan ng bata. Napailing naman si Darwin. Masipag naman po magtrabaho ang nanay ko. Tinutulungan ko lang po siya. Eh ang tatay mo nasaan? Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam kung nasaan ang tatay mo? Tanong pa nga ni Max. Hindi ko po kilala ang tatay ko. Malungkot na sabi naman ng bata na medyo pabulong pa. Kitang-kita nga ni Max ang lungkot sa mga mata ng bata. Napaisip tuloy siya kung kamusta na kaya ngayon si Fatima at ang kanilang anak. Mauna na po ako sa inyo, Sir Max. Alis na po ako bago pa po dumating yung mga batang salbahe. Ah, sige. Mag-iingat ka ha. Sumakay na nga lamang si Max sa kanyang kotse at pinaandar nga ito. Pagdating niya ng kanyang bahay, hindi na nga siya mapakali. Anong meron sa batang yun? Parang kanina ko pa siya iniisip. Tanong naman ni Max sa kanyang sarili. Maya-maya pa naalala nga niya ang dating babysitter ng kanyang kapatid. Ang dating nga nilang yaya. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang dumating nga ang kanyang kaibigang si Roger. Pare, bakit parang nagulat ka ata nung dumaan ako? May usapan tayong kukunin ko ang files tonight, hindi ba? Natatawang tanong nga ng kaibigan at katiwala nga ni Max. I know, na-distract lang ako. Mukha kaya atang may malalim na iniisip pa. Is everything okay? Kadarating mo pa lang ng Pilipinas pero may pinoproblema ka na. Tanong naman ni Roger. Ayos naman, naalala ko lang yung dating nobya ko. Kwento nga ni Max. Si Kate ba yan o si Mary? Pangasar naman ni Roger. Hindi sila ang tinutukoy ko. Siya yung naging nobya ko nung 17 pa lamang ako.
Parang hindi mo yata nakwento sa akin yan, Maxa. Sada man ang kaibigan. Komplikado kasi, pre. Sige na. Hindi naman kita i-judge eh. Fine. Babysitter kasi siya ng kapatid ko. Maging mapusok kami. Nabuntis ko siya. Tapos hindi ko pinanindigan. Natakot kasi ako kasi bata pa kami. Alam kong hindi matatanggap ni Mama at Papa ang tulad niyang babysitter na may anak na kami. At saka paano na yung future ng magiging anak ko? Sad pa nga ni Max. So, anong problema? Wala ka na bang balita sa bata at saka sa kanya? Hindi ko alam eh. Ang huli niyang sinabi, paninindigan niya ang bata. So, ibig sabihin, may anak ka na. Tumangot ang walang naman si Max. Bakit bigla mo atang naisip yan? Nung isang araw kasi, nagpunta ako sa opisina at dahil may naayos ako sa parking ay sa ibang gusali ko ipinarada ang sasakyan. Tapos meron akong na-meet doon na isang bata na walang ama. Hay nako, baka naman kinakain ka na ng konsensya mo pare. Pero to be honest, nagulat ako. Hindi ko kasi inakala na gagawin mo yon. Komento nga ni Roger. That was several years ago. Napakabata ko pa. Immature. Hindi ko pa alam ang ginagawa ko. Ang totoo niyan pinagsisisihan ko ang hindi paninindigan sa naging anak ko. At halos hindi ko mapatawad ng sarili ko kapag naiisip ko ang nangyari. May iling pa nga nasabi nga ni Max. Eh buti naaalala mo pa ang mukha ng babae. Pagtataka nga ni Roger. Oo naman, minahal ko rin siya. Although kahit kailan hindi ko sinabi sa kanya yon. Ayoko kasing umasa siya eh. Alam kong walang patutunguhan ang relasyon namin dahil nga magkalayong magkalayo ang estado namin. At isa pa, isang beses narinig ko na papahirapan daw siya ni Mama kapag nagkatotoo na meron kaming relasyon, kaya natakot din ako para sa kanya at para sa bata. Nagmamatter pa ba talaga yun? Eh ngayon kaya CEO at owner ka na ng pinakamalaking dental hospital sa Amerika. At may mga naipuntar ka na din. Handa ka pa rin bang magmahal ng isang mahirap na gaya niya? Paano kung magkita kayo? Mahal mo pa rin ba siya? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Roger. Grabe, sunod-sunod yung mga tanong mo ah. Chismoso, biro na nga lamang ni Max. Siguro mahal mo pa no? Usisa pa nga ni Roger. Natigilan si Max. Napapaisip lang ako kung ano nang nangyari sa kanya at sa bata. Kailangan ba nila ng tulong? Kamusta na kaya sila? Magulo ang isip ko. Malapit na akong ikasal kaya I don't think it still matters kung mahal ko pa si Fatima. Mukha nga. Mauna na ako aayusin ko pa tong mga dokumentong bigay mo eh. Pag-isipan mong maigi ang mga nagiging desisyon mo sa buhay. Sad pa nga ni Roger. Kinabukasan na muling bumalik na si Max sa parking lot ay nakita nga niyang muli si Darwin. Pumarada nga siya at naglakad nga papunta kay Darwin pero napatigil nga siya sa paglalakad nang makita nga niya ang tatlong batang may hawak na plastik ng basahan. Magkakamukha ang mga to, mabuputi ang mga to at bahagyang kulay brown ang buhok ng mga to. Tinakpan nga ni Max ang kanyang mga mata at umiling-iling na tila ba tinatanggal sa kanyang mga mata. Nahihilo na ata ako. Dapat ata, nakinig ako sa kaibigan ko na bawasan ang pagpupuyat at pagtatrabaho sa harap ng computer. Nasisira na ata ang mata ko. Bulong pa nga ni Max sa kanyang sarili. Naghagik-gikan nga ang tatlong bata nang makita nga ang ginagawa ni Max. Ano pong ginagawa niyo? Tanong nga ni Darwin. Bakit kinakalug mo tong ulo mo? Tanong naman ni Dexter. Teka, tatlo ba talaga kayo? Tanong naman ni Max. Triplets po kami, sir! Tumatawang saad naman ni Dustin. Seryoso? Akala ko kasi nakakakita na ako ng kung ano-ano. Akala ko namamalikmata lang ako kaya nahihilo at nababaliw. Natatawa na nga rin na saad nga ni Max. Sir, ito pong mga kapatid ko, sina Dexter po. At ang punso po namin, si Dustin. Ako po ang pinakakuya kasi ako daw po ang unang lumabas o ipinanganak eh. Paliwanag nga ni Darwin. Ang cute naman ninyo. May dala nga pala akong merienda bago gusto niyong kumain.
Alok nga ni Max. Sabay abot nga ng paper bag na naglalaman nga ng mga hamburgers at fries. Pasensya na, yan lang kasi yung nabili ko eh. Kaya pang isang tao lang, akala ko kasi si Darwin lang ang meron. Dibali, sa susunod dadagdagan ko. Baka ngiting sabi naman ni Max. Naku, maraming salamat po sir, sabi naman ni Darwin. At dali-dali nga nitong iniabot sa kanyang mga kapatid ang pagkain. Lalong humanga si Max kay Darwin. Inuna pa nga nito na makakain ng kanyang mga kapatid bago ang kanyang sarili. Halos araw-araw na nga silang nagkikita ng mga bata at napalapit na nga si Max sa mga ito. Nangungulila kasi sama ang mga bata at si Max naman nakakaramdam din ng pangungulila sa anak niya kay Fatima. Wala siyang kaalam-alam na anak niya ang triplets dahil sa pagkakaalam niya ay isa lang naman ang pinagbubuntis nga ni Fatima noon. Minsan, naisipan nga niyang isamang mga bata sa birthday party ng kanyang kaibigan. Mga bata, may pupuntahan akong children's party, kaarawan kasi ng anak ng kaibigan kong si Peter eh. Pero wala naman akong may sasama na bata. Baka gusto niyang sumama. Maraming pagkain dun tsaka palaro. Nakangiting yaya pa nga ni Max. Pero madudungis po kami. Nahihiyang sabi naman ni Darwin. Walang problema dyan. Dadaan lang tayo sa mall para bumili ng mga damit nyo. Magpapaalam muna kayo sa nanay nyo, sabi naman ni Max. Payag naman po yun, pinapayagan nga po kami na magtinda dito eh, pagdadahilan naman ni Darwin. Kung sa bagay, so paano tara? Dumaan lang sila sa mall para bumili nga ng mga damit at regalo. Pagkatapos, pumunta na nga sila sa birthday party. Nung una, maayos naman ang lahat pero nang maglaro na nga mga bata, doon na nagsimulang magkagulo. Kausap nga ni Max ang kanyang kaibigan si Peter nang mag-iyakan nga mga bata. Papa, tinulak po ako ni Darwin! Sumbong nga ng batang may kaarawan na si Andy. Bakit mo siya tinulak? Galit na tanong naman ang ama ni Andy. Inaaway po kasi niya mga kapatid kong sila Dustin eh. Paliwanag naman ni Darwin. Totoo ba yun anak? Tanong naman ni Peter kay Andy. Isinasabi ko lang naman po na mabaho sila tsaka madumi. That's not nice. Hindi ka dapat nagsasabi ng makakasakit sa kapo mo. Paliwanag naman ni Max kay Andy. Teka pare, huwag mong pagalitan ang anak ko, birthday na birthday niya eh. Pinapagalitan mo? Galit na sabi naman ni Peter. Hindi naman sa ganun pare, pinagsasabihan ko lang ang anak mo para matuto. Sagot naman ni Peter. Hindi mo naman siya anak. Ako lang ang pwedeng magpangaral sa kanya. Sino ba kasi yung mga kasama mong bata? Totoo naman na madudumi tsaka mababaho sila. Sad pa nga ni Peter. Huwag mo naman silang pagsalitaan ng ganyan. Mga kaibigan ko sila. Nagtitinda ng basahan at candies sa may building na pinaparadaan ko. Wala pa naman akong anak kaya naisipan ko silang isama. Paliwanag nga ni Max. Nagtitinda sa kalye? My gosh, pare. Bakit sinama mo dito ang mga batang yan? Baka may dala pa silang sakit. Sad pa nga nang matapobre niyang kaibigan. Tama ka. Dapat hindi ko sila sinama dito. Sa tingin ko, mali na pumunta kami dito dahil mga matapobre kayo. Halina kayo mga bata. Alis na tayo. Galit na sabi na nga lamang ni Max. At isinama na nga niya ang mga bata paalis nga ng birthday party. Nang nasa kotse na nga sila, ay nagsiiyakan nga ang mga bata. Sorry po sir, hindi ko naman po gusto makipag-away eh. Pinagtanggol ko lang naman po yung mga kapatid ko. Umiiyak nga na paliwanag nga ni Darwin. Wala ka namang ginawang masama. Nabigla ka lang. Mukhang magiging magkaaway po kayo ng kaibigan nyo. Nahihiyang sabi naman ni Dustin. It's okay Dustin. Ayoko naman ng mga ganong tao eh. At ayoko ng ganong kaibigan. Hindi tayo dapat magsalita ng masasama sa kapwa natin. Hindi maganda ang magsabi ng masasakit na salita. Seryosong sabi pa nga ni Max. Salamat po at pinagtanggol niyo po kami. Sad naman ni Darwin. Oo naman, hindi ko kayo papabayaan. Ganto na lang. Mamasyal na lang tayo at kumain sa labas. Para naman hindi masayang mga porma niyo. Ang papogi niyo pa naman.
Biro pa nga ni Max. Talaga po? Yay! Yay! Sigaw nga ng mga bata. Ipinasyal na nga ni Max ang mga bata at kumain na nga sila sa labas. Makalipas ang ilang oras, ay inihatid na nga nito ang mga bata sa kanilang pwesto at uuwi na nga lamang daw sila. Simula ng araw na yon, mas naging malapit nga si Max sa mga bata. Nakuha din ito ang tiwala ng mga to. Simula nang makilala nga ni Max ang triplets, ay araw-araw na nga niyang nakikita at nakakasama ang mga bata, kaya naman taka nga siya nang tatlong sunod-sunod na araw nga niyang hindi nakikita ang mga ito. Nag-aalala na nga siya, kaya't nagpa siya na nga lamang siyang puntahan ng mga to sa bahay nila. Naalala nga ni Max na nabanggit nga ng mga bata kung saan nga sila banta nakatira. Minsan na nga rin niyang inihatid ang mga bata sa bandang yun. Nagtungo nga si Max sa lugar nila at ipinagtanong nga niya kung saan nakatira ang mga bata. Kilala ang triplet sa lugar nila, kaya't madali nga niyang matuntun ang bahay ng mga to. Nahabag nga siya nang makita ang bahay na itinuro nga sa kanya ng mga tao. Sira-sira ang dingding nito at tila lili pa rin na nga ang bubong. Napansin din niyang maliit lamang at tila hindi magkakasya ang isang pamilya sa bahay na yun. Tao po, tao po! Magalang na tawag nga ni Max, subalit nakailang tawag na nga siya pero wala pa rin sumasagot. Paalis na nga sana si Max dahil parang wala namang tao sa bahay na yun, pero bigla na nga lamang siyang nakarinig ng mga hakbang at maya-maya pa ay lumabas na nga ang isang babaeng balingkinitan. Maputi ito at maamo nga ang mukha. Mahaba ang buhok nito, maganda at kaakit-akit kahit pahalatang hirap sa buhay base nga sa pananamit at aura nga nito. Fatima? Gulat na tanong nga ni Max nang makaharap nga ang magandang babae. Ako nga! Anong ginagawa mo dito? Tanong nga nito, nagulat na gulat. Dadalawin ko sana sina Darwin, Dustin at Dexter. Mga kaibigan ko sila. Ilang araw ko na silang hindi nakikita sa pwesto nila eh. Kaya nag-aalala ako. Ipinagtanong ko kung saan sila nakatira. Paliwanag nga ni Max. At wow! Bakit parang concerned na concerned ka sa kanila? Hindi ba gusto mo silang mawala dati? Sumbat nga ni Fatima. Ano? Ano ibig mong sabihin? Sila ang anak ko? Triplets? Namutla pa nga sa kaba na tanong nga ni Max. Sila lang naman yung mga batang gusto mo na mawala at ayaw mong panindigan dahil hindi ka pa handang maging ama. Sila yung mga batang gusto mong alisan ng karapatan. Sad nga nito. Kaya pwede ba? Utang na loob, Max. Lumayo ka na sa mga anak ko. Pakiusap na nga lamang ni Fatima. Teka lang, Fatima. Maganda ang hangarin ko sa mga bata. Muling nakiusap nga si Max. Ako ang kanilang ina. At hindi ako papayag na lumapit ka pa sa kanila. Masamang tao ka at hindi ako makakapayag na magkaroon sila ng koneksyon sa tulad mo. Dagdag pa nga ni Fatima. Teka lang, Fatima. Pinagsisihan ko naman ang lahat eh. Baka naman pwede niyo pa akong mabigyan ng isa pang pagkakataon para naman makabawi ako sa inyong mag-iina. Pakiusap nga muli ni Max. Hindi na, Max. Minsan na ako nagpaloko sa'yo. Minsan na ako naniwala sa'yo at nagpauto. Hindi na ako magpapaloko pa. Pakiusap, layuan mo na kami. Layuan mo ang mga anak ko at namumuhay na kami ng maayos at tahimik. Galit na banta pa nga ni Fatima. Namumuhay ng maayos? Nagtitinda ang mga bata sa kalye. Namumuhay ba ng maayos ang tawag doon? Galit na tanong pa nga ni Max. Hoy, huwag mo maliitin ang buhay na naibigay ko sa kanila. At least binuhay ko sila. Hindi tulad ng nais mong mangyari. Maaring salat kami sa material na bagay. Maaring wala kaming pera pero mahal na mahal ko ang mga anak ko at mahal din nila ako. Kaya ko silang ipaglaban. Hindi kaya mo. Galit na sabi nga ni Fatima. 17 anyos pa lang tayo noon, Fatima. Wala pa ako sa tamang pag-iisip. Aminado naman ako na naduwag ako pero dati pa yon. Ngayon, kaya ko na silang panindigan. Wika nga ni Max. Huli na ang lahat. Layuan mo ang mga anak ko. Pagkasabi noon, tumalikod na nga si Fatima at wala na ngang nagawa pa si Max. Matapos ang kanilang pag-uusap ay mas naging determinado nga si Max na makapasok nga sa buhay ng kanyang mga anak.
Inamin na nga sa kanya ni Fatima na anak nila ang triplets kaya't gusto nga niyang ipaglaban ang kanyang karapatan para sa mga bata. Aminado naman siya sa kanyang mga pagkakamali pero nais nga niyang bumawi. Araw-araw pa rin nagtutungo si Max sa bahay ni Fatima pero hindi nito pinapayagan na magkita nga ang mag-ama. Buo na ang kanyang desisyon na hindi nga niya papayagang magkaroon ng kahit na anong ugnayan ang mag-ama. Isang araw tumakas nga si Darwin para magtinda. May lalaki na bigla nang alamang humablot dito. Sinubukan pa nga magpumiglas ni Darwin. Pero nagpanggap ang lalaki na tatay nga siya ng bata. Pitawan niyo po ako! Pitawan niyo po ako! Tulong! Paulit-ulit nga nasigaw nga ni Darwin. Matigas ang ulo mong bata ka. Umuwi na tayo sa bahay natin. Galit na sabi nga ng lalaki. Hindi pa kita kalala. Sigaw nga ni Darwin. Mama, bakit ko kinukuha niyo ang bata? Eh hindi pala kayo kakalala niyan eh. Tanong nga ni isang concerned citizen. Ano ko tong batang to? Ganyan lang ho talaga ang gawain niya. Kapag pinapauwi ko, matigas kasi ang ulo eh. Paliwanag nga ng kidnapper na mukhang sindikato nga na hindi naman talaga ama ni Darwin at nagpapanggap lamang. Ah, ganun ba? Wala na nga lamang nagawa ang citizen. Pilit hinihila nga ng lalaki ang nagpupumigla sa bata hanggang sa makita nga ito ng kapitbahay. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi mo naman anak yan ah. Kapitbahay ko ang batang yan. Pasigaw na sabi nga ni Rose ang kapitbahay nga nila Fatima. Mabuti na nga lamang at nandun din ito at nakita nga ng matanda ang pangyayari. Sa taranta nga, binuhat nga ng lalaki si Darwin at isinakay sa motor. Mabuti na nga lamang at tumating nga si Max. Hinabol nga nito ang motor at pilit hinihila sa braso ang kidnapper. Mahila naman ni Max si Darwin pero nagbuno pa nga sila ng kidnapper at saka may nangyari nga sa hita nito. Hindi ininda ni Max ang kung anuman na tumusok sa kanya at kinuyog nga ng taong bahay ang kidnapper. Agad namang inuwi nga ni Max ang bata sa kanilang bahay. Kalong-kalong niya ito na para bang takot na nga siyang makuha na naman ito muli. Malayo pa nga sa bahay nakita nga ni Fatima na kalong nga ni Max ang kanilang anak kaya nga simula na nga itong magbunga nga. Bakit nandito ka na naman? Bakit kalong mo anak ko? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Hindi ko gustong nagpupunta ka dito at ayokong may komunikasyon na kayo ng mga bata. Napakagulo mo naman talagang kausap eh. Galit nga, nasaad nga ni Fatima nang biglang dumating si Aling Rosa. Oh, andito na pala si Darwin. Naku, kinabahan talaga ako kanina. Buti na lang talaga andun si Pogi. Pwede palang maging action star tong maniligaw mo eh. Bida pa nga ng matanda. Ano ho? Excuse me po ah. Hindi ko po siya manliligaw. Sita naman ni Fatima. Ah, kaibigan mo lang ba siya? Hirit naman ang matanda. Hindi ko rin ako siya kaibigan. Dagdag naman ni Fatima. Eh kaano-ano mo ba siya? Para itaya niya ang buhay para sa bata. Usisa pa nga ni Aling Rosa. Ho? Naku, wag na ho kayong chismosa dyan Aling Rosa ha. Eh, ano ho ba yung sinasabi niyo? Tanong nga ni Fatima. Ganto kasi yan. May lalaking kumuha dyan sa anak mo kanina. Nagpanggap na tatay daw niya. Muntik na ngang matangay yan eh. Buti na lang talaga nandun ako. Sinigawan ko. Nagpanggap yung kidnapper na tatay niya. So naniwala yung ibang tao. Buti na lang. Andun tong si Tisoy. Hinabol niya yung kidnapper at kinuha nga niya ang anak mo. Ayun na nga lang. Nasaksak nga sa tagiliran. Kaya sa susunod, huwag mo nang pababayaang magtinda ang anak mo. Tisoy pa naman ang anak mo na pagkamalan siguro ng anak mayaman. Mahabang kwento nga ng matandang kapitbahay. Ano? Nasaksak ka? Tanong nga ni Fatima. Ha? Wala naman akong nararamdaman. Pagtanggi na nga lamang ni Max. Sumabat nga si Aling Rosa. Anong wala? Ayan o, tumutulo nga yung dugo eh. Sad pa nga nito sa bandang tagiliran. Dala marahil ng adrenaline rush, hindi nga napansin ni Max na meron palang nangyaring ganun. Dahil inuna nga ni Fatima ang galit, hindi na nga rin napansin ito kanina. Sus Mari Joseph, Max,
Meron ngang dugo oh. Halos pasigaw na nga nasabi nga ni Fatima sa sobrang pag-aalala. Aba oo nga, hindi ko ito napansin, sabi naman ni Max. At hinawakan nga nito ang kanyang tagiliran. Dadalhin kita sa ospital. Aling Rosa, magpatawag ho kayo ng trike. Pakiusap nga ni Fatima. Dumating naman agad ang trike pero pilit na tumanggi ni Max. Huwag na Fatima, kaya ko na ang magmaneho. Ako na lang pupunta sa ospital. Asikasuhin mo na lang mga bata. Pagtanggi nga ni Max. Huwag na nga matigas ang ulo mo. Sumakay ka na lang dyan sa trike. Dadalhin kita sa ospital. Sabi naman ni Fatima kay Max at bumaling naman siya kay Aling Rosa. Aling Rosa, kayo na po muna ang bahala kay Dexter tsaka Dustin at Darwin po ha. Nagmagandang loob naman ang matanda. O sige, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga anak mo. Ako nang bahala sa kanila. Dalhin mo na sa ospital si Pogi. Kinuha nga ni Fatima si Darwin mula kay Max at inalalayan nga itong makasakay nga sa trike. Dinala nga si Max sa ospital. Nalapatan naman kaagad ng lunas ang sugat ni Max. Sa kabutihang palad, hindi naman malala ang lagay niya. Umuwi na kayo ni Darwin. Kaya ko namang mag-isa to. Sabi nga ni Max nang nailipat na nga siya sa private room. Nakaswero ka. Paano ka makakakilos ang maayos niyan? Hayaan mo nang samahan ka namin ni Darwin dito. Mahiga naman eh. Maaari kaming makatulog dito. Sigurado ka ba? Baka mahirapan kayo ha. Nag-aalala lang tanong pa nga ni Max. Ayos lang kami dito. Magpahinga ka na lang dyan. E paano sila Dustin at Dexter? Sinong kasama nila? Sinong mag-aasikaso sa kanila? Sunod-sunod pa nga, natanong nga ni Max na halatang nag-aalala sa mga anak niya. Nakausap ko na si Aling Rosa. Ihatid na niya dito ang dalawang bata. Ayoko na silang iwan pang mag-isa sa bahay at baka may mangyari na namang hindi maganda. Ayos lang ba sa'yo? Nandito ang tatlong bata? Hindi ka ba makakapagpahinga ng maayos? Pag-aalala nga ni Fatima. Makakapagpahinga. Mas gusto ko nga na nandito ang mga bata eh. Mas mabilis akong gagaling kung kasama ko sila. Pati na rin ikaw. Banat pa nga ni Max. Nautal na nga lamang si Fatima. Pero patay mali siya lamang siya. Ha? Sige. Maya-maya darating na ang mga yon. Salamat sa pagdala mo sa akin dito ha. Sabi ng mga doktor, malamang wala na ako ngayon kung hindi mo ako nadala dito kaagad. Biro pa nga ni Max. Puro ka talaga kalukuhan. Wala namang sinabing ganyan ng doktor eh. Ang sabi nga wala naman daw tinamaan na vital organs. Kaya hindi ka critical. Tumatawang sabi ni Fatima. Pero salamat pa rin. Wala yun no. Ako ang dapat magpasalamat eh. Nangyari yan sa'yo dahil sa pagligtas mo kay Darwin. Kung hindi dahil sa'yo, malamang natangay na ang panganay ko. Seryosong sabi nga ni Fatima. Wala yun. Ginawa ko lang ang tama. Lahat gagawin ko para masigurong ligtas sila. Nang nakatulog na nga si Darwin, kinausap nga ni Max si Fatima patungkol sa mga bata. Fatima, baka pwede akong humingi ng pabor? Tanong nga ni Max. Ano naman yun? Baka mapagbigyan mo akong makadalaw ng regular sa mga bata. Siguro naman napatunayan ko na sa'yo na may potensyal akong maging mabuting ama. Emotional pa nga na sabi ni Max. Pag-iisipan ko, kung ayaw mong sabihin sa kanila na Manila ako, maintindihan ko naman. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyong mag-ina. Kahit wag mo na munang sabihin sa kanila na Manila ako, ayos lang. Basta pumayag ka lang na madalaw at makasama ko sila. Kung maaari sana mahiram ko din sila paminsan-minsan. Kahit may pasyal man lang o may gala, madamdaming pakiusap pa nga ni Max. Sige Max, pag-iisipan ko, sana maintindihan mong hindi ganun kadali para sa akin itong nangyayari. Mahirap ang pinagdaraanan ko, masakit ang mga nangyari sa atin. Sad nga nito. I totally understand. Hindi nga ako makapaniwala na tinulungan mo pa ako after everything I've done. Nakaiting sabi nga ni Max. Hindi na nga nakasagot pa si Fatima dahil dumating na nga si Aling Rosa kasama nga sila Dexter at Dustin. Salamat ho sa tulong niyo Aling Rosa. Wika nga ni Fatima. Naku, wala yun. Nakakatuwa sila oh.
para silang mag-ama. Sad pa nga ng matanda nang makita ngang yumakap nga sina Dustin at Dexter kay Max. Ayan ka na naman naling Rosa, pwede humuwi na kayo. Chichismis pa eh. Salamat ulit. Nahiling na nga lamang nasabi ni Fatima. Naging parang bonding na nga ng pamilyang pagkaka-ospital ni Max. Dalawang araw lamang siyang nanatili sa ospital pero naging napakasaya naman niya. Umo-order nga sila ng pagkain at sabay-sabay nga silang nag-almusal, tanghalian at tapunan. Nanonood din sila madalas ang pelikula sa TV. Pakiramdam nga ni Max, lalo nga siyang napalapit sa mga bata. Tuwing nanonood nga sila ng TV, ay tumatabi nga sa kanya sa kamang mga bata. Makalipas ngang dalawang araw, pinayagan na ngang umuwi si Max. Nang naghahanda na nga sila para umuwi, ay naging emosyonal nga si Fatima. Masaya ang mga bata kapag kasama kanila. Ayokong ipagkait sa kanila ang makasama ang kanilang ama. Nakita ko din naman na talagang nagsisisi ka na at gumagawa ka ng paraan para mapalapit sa mga bata kaya papayag na akong mabisita mo sila ng regular. Nakaiting sabi naman ni Fatima. Talaga? Maraming salamat Fatima. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Sisiguraduhin kong hindi ito pagsisisihan. Abot tenga ang ngiti ni Max at masayang masaya. Ano pong pinag-uusapan niyo? Tanong nga ni Darwin. Tumango naman si Fatima kay Max na tila ba sumesenyas na oras na nga para ipagtapat sa mga bata na siya nga Manila. Halina kayo mga bata, may kailangan kayong malaman. Seryosong sabi nga ni Max at lumapit nga ang tatlong mga bata. Ano po yun? Halos sabay-sabay pa nga nilang sabi. Ako ang tunay niyong ama. Nagkasala ako sa inyong ina nang ipinagbuntis niya pa lamang kayo. Bata pa ako noon at nagkamali ako pero andito na ako para bumawi sa inyong maghina. Hinihiling ko lamang na mabigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sana mapatawad niyo ako. Madamdaming sabi nga ni Max. Ikaw po ang tatay namin? Tanong nga ni Darwin. Oo anak, siya ang tunay niyong ama. Ako na ang humihiling sa inyong magkakapatid na sana bigyan niyo ang tatay niyo ng pagkakataon. Pakiusap nga ni Fatima. Nagtinginan nga ang mga bata. Nagbulungan pa nga sila. Sige po, payag po kami. Sabi naman ang mga bata. Pwede ko ba kayong yakapin? Mangiyak-ngiyak pa nga, nasabi nga ni Max. Muling tinignan nga ang mga bata at dahan-dahan nga silang lumapit sa kanilang ama. Niyakap nga ng tatlong bata ang kanilang ama at naluhan na nga rin. Naiyak na nga lamang si Max sa tuwa. Ito na ata ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Habang yakap nga ni Max ang mga anak, ay nakatingin lamang si Fatima sa kanila at kita rin masaya ito sa resulta ng kanilang pagtatapat. Salamat. Mahinang bulong naman ni Max. Nang makauwi na nga si Max, ay pinayagan nga siya ni Fatima na regular na dumalaw sa mga bata tuwing Biyernes at sinusundo nga ni Max ang mga bata at ibinalik na nga lamang niya ang mga to tuwing Linggo. Habang nagiging maayos nga ang relasyon ng mag-ama, ay nagka-problema naman sa relasyon ni Max at ng kanyang fiancé. Natagalan ang pagbalik ni Max sa Amerika dahil nga sa problema sa kanilang mga negosyo, pero nang malaman nga ni Max na anak niyang mga bata ay lalo na nga siyang hindi nakauwi, ipinagtapat na nga rin niya kay Via ang tungkol sa triplets. Nainip pa nga si Via at hindi na nga siya nakikipag-usap pa kay Max. Marahil ay hindi na nga rin ito matanggap na may anak na pala si Max. Nalaman na nga lamang ni Max na nakikipagkita na nga ito ng palihim sa dati nitong nobyo. Katakataka naman kasi na tila hindi man lamang nasaktan si Max. Tinawagan kaagad siya ng kanyang kaibigang si Roger nang mabalitaan ito na hindi na nga tuloy ang kanilang kasal. Pare, I heard na hindi na raw tuloy ang kasal niyo? Nag-aalala lang tanong pa nga nito. Yes, nabalitaan mo rin pala? Are you kidding me? Kilala kayo pareho ni Via. Imposibleng hindi kumalat ang kanyang klaseng balita. Eh teka, kamusta ka pala? I hope you know. Nandito lang ako palagi para sa'yo kung kailangan mo ng kausap. Madamdaming sabi nga ni Roger. Ayos lang naman ako pre.
To be honest, sa pansin ko ngang, ayos ka lang. Pero ang weird, parang masaya ka pa. Ngayon lang kita nakita ng ganyan kasaya. Anong meron? Pangusi sa pangan ni Roger. Siguro dahil natagpuan ko na ang nawawalang anak ko. Sagot nga ni Max. Yung nakwento mo sa akin? Yung anak mo? Sa babysitter o yaya ng kapatid mo? Mga anak, pagtatama naman ni Max. What do you mean? Tanong nga muli ni Roger. Naguluhan nga ito sa sinabi nga ni Max. It turns out na triplets pala ang ipinanganak niya, kaya tatlong lalaki ang mga anak namin. Paliwanag nga ni Max. So, kamusta naman kayo ng mga bata? Masayang sabi nga ni Roger. Ayos naman, malapit na rin sila sa akin siguro. Dahil nakita naman nila ang efforts ko, lahat naman kasi gagawin ko para sa mga anak ko. Nararamdaman ko rin na nararamdaman nila yon. Sad pa nga ni Max. Wow, eh kamusta naman kayo ng babysitter? Pilyong tanong pa nga ni Roger. Well, ang totoo niyan, mahal ko pa rin naman talaga siya. Pero alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa kanya. Kaya naghihintay pa rin ako ng tamang tiyempo na maging handa siyang tanggapin ako muli sa buhay niya. Isang araw na magkakasama nga sila, hindi maiwasang nag-usisa nga ang mga bata sa kanilang ama. Tatay, bakit po kami lamang isinusundo mo kapag wala po kaming pasok sa paaralan? Tanong nga ni Darwin habang nagtatanghalian nga silang mag-ama. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong naman ni Max. Diba po sinusundo mo kami tuwing walang pasok sa school? Naiiwan po si nanay sa bahay? Baka po nalulungkot siya kapag mag-isa po lamang siya. Bakit hindi na lang po natin siya isama dito? Tanong naman ni Dexter. Hindi ko alam kung gustong sumama ng nanay niyo eh. Isa pa. Natigilan nga si Max dahil hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa mga bata ang komplikadong sitwasyon. Ano po? Tanong ni Dustin. May mga nagawa kong bagay dati na nakasakit sa nanay niyo. Mahirap para sa kanyang magtiwala muli sa akin. Paliwanag nga ni Max. Kami nga po, napatawad na po namin kayo eh. Dapat po siya din po, di ba? Nakangiting sabi nga ni Darwin. Susubukan kong kausapin ng nanay niyo. Bigyan lamang natin siya ng sapat na panahon. Mahal mo pa po ba si nanay? Tanong nga ni Darwin na nakatawa pa nga. Napaisip nga si Max sa matagal na panahong nagkahiwalay nga sila. Alam niya na mahal pa rin nga niya ito. Ang totoo, mahal ko pa rin ang nanay niyo. Pagamin nga ni Max. Eh diligawan niyo po siya. Tumatawang sabi naman ng mga bata. Aba, ang bata niyo pa para sa mga ganyang bagay. Natatawa na sabi na nga lamang ni Max. Di ba gano'n naman po yun? Ligawan mo na lang po si nanay para magkakasama na po tayong lima. Ani ni Darwin. Hindi ko alam kung handa na ang nanay niyo eh. Para sa ganyan. Tatay, kung magbakasyon po kayo, para magkaroon po tayo ng bonding ni nanay, sama niyo po siya. Mukhang magandang idea yan ah. Saan tayo pupunta? Gusto ko po tayong may rides po tsaka maraming laruan. Alam ko na pumunta tayo ng Disneyland. Kumunot noo si Dexter. Saan po yun? Sa Japan. Nanlaki ang mga mata ng bata. Sasakay po tayo ng airplane? Halos sabay pa nga nasabi ng mga to. Oo, sasakay tayo ng eroplano. Kakausapin ko ang nanay niyo para maikuha kayo ng passport tsaka visa. Nagtatalunan sa tuwa at excitement nga ang mga bata at sumisigaw pa nga ng yehey. Agad namang inayos nga nila Max at Fatima ang mga dokumento ng mga bata. Ikinuha nga sila ni Max ng passport at visa at nagtungo nga sila ng Japan. Sa eroplano pa lamang masayang-masaya na nga ang mga bata. Tatay, ang saya-saya ko po! Bulong pa nga ni Darwin sa ama. Anak, hindi pa nga tayo makakarating ng Japan, masaya ka na kaagad? Natatawang sabi nga ni Max. Masaya po ako nakasama ka po namin. Masaya po ako na buo po yung pamilya natin tapos kasama po natin si nanay. Emosyonal na sabi pa nga ni Darwin. Masaya rin akong makasama ka anak. Wala na akong mahihiling pa ngayon na nakita ko na kayo ng mga kapatid mo. Sad pa nga ni Max. Nang tumating nga sila sa Japan, ay mas nag-enjoy nga ang mga bata. Nanatili nga sila sa isang mamahalin
at fancy na hotel. Nagpunta nga rin sila sa Disneyland at walang paglagyan. Ang saya ng mga bata. Pinamili nga rin sila ni Max ng mga laruan at mga damit. Maging si Fatima ay pinilit nga ipamili ni Max. Nang minsang naglalaro ang mga bata sa isang mall sa Japan, nakakuha nga ng tiyempo si Max na kausapin nga si Fatima. "Fatima, baka mabibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon." Nahihiyang sabi nga ni Max. "Ano na namang pagkakataon yan? Nadadalaw mo naman ang regular mga anak mo ah. Ipinakilala na din kita bilang ama nila. Nahihiram mo sila para matulog sa kondo mo at para maipasyal. Ano pa bang pagkakataon ang sinasabi mo?" Dire-diretsyong tanong nga ni Fatima. "Hindi naman to tungkol sa mga bata, Fatima eh. I mean, mabibigyan mo pa ba ako ng isa pang pagkakataon para maging nobyo mo? And eventually, asawa?" Diniretsya na nga ni Max si Fatima. "Pasensya ka ni Max ha. Masyadong masakit kasi ang nangyari sa atin eh." Depensa nga ni Fatima. "Matured na ako, Fatima. Hindi na ako yung dating teenager na takot sa responsibilidad." Nakikiusap nga na sabi ni Max. "Nakaya naman kitang patawarin. Nakaya kitang ipakilala sa mga anak natin pero hindi ko na kayang ipagkatiwala pa sa iyo ang puso ko. Sa ngayon, masyado akong nasaktan. Sana naiintindihan mo ko kung hindi ko pa nga kaya na ipagkatiwala ang puso ko." Maluhaluhang paliwanag pa nga ni Fatima. "Kaya kitang ipaglaban, Fatima. Kaya kitang hintayin." Natigil na nga ang kanilang usapan nang dumating ang mga bata mula sa paglalaro. Makalipas ang dalawang araw, umuwi na nga sila ng Pilipinas. Hindi sumuko si Max, pilit pa rin nga niyang sinusuyo si Fatima. Minsan, dumaan nga si Ana sa bahay nga nila Fatima. "Marsh, kamusta naman kayo ng mga bata?" "Ayos naman. Ano ba yung niluluto mo? Kare-kare, gusto mo bang kumain? Malapit na tong maluto." "Kare-kare? Eh hindi pa ayaw na ayaw mo magluto ng ganyan? Sabi mo masyadong matrabaho eh, bakit nagluluto ka?" Gulat na tanong nga ni Ana. "Ang totoo, paborito kasi ito ni Max eh. Ayokong magluto nito dati, pero naalala ko kasi siya." Pagtatapat nga ni Fatima. "Eh bakit nagluluto ka na niyan ngayon?" Usisa naman ni Ana. "Kakain kasi silang mag-ama dito mamayang hapunan. Eh yun, nag-request si Max na magluto daw ako ng kare-kare." Naiilang nasabi nga ni Fatima, pero inasar nga siya ng kaibigan. "Naku Marsh ha, parang iba na yan. Dati-rati pinapalayas mo, ngayon ipinagluluto mo pa. Hindi naman halata na gusto mo pa rin siya." Pangasar nga ni Ana. "Hindi nga, ang kulit mo talaga. Napaka-chismosa mo naman." Galit na sabi nga ni Fatima. Napipikon na nga siya sa kanyang kaibigan. Dahil lang totoo, guilty nga talaga siya. "Eh Marsh, bakit guilty ka? Pwede namang umamin eh. Best friend mo naman ako eh. Hindi ba?" Natigilan nga si Fatima. "Halata bang gusto ko pa rin si Max?" Sad nga nito. "Oo Marsh, pero huwag kang mag-alala. Ako lang naman ang nakakahalata. Puro ka talaga kalokohan. So anong plano mo ngayon?" "Hindi ko alam. Ang totoo, hindi naman mawala ang pagmamahal ko kay Max. Kahit pa nga nasaktan ako sa ginawa niya dati. Ewan ko ba? Ganun ata kapag totoong mahal mo ang isang tao. Lumipas man ng ilang taon, tumanda man kayo, gumawa man siya ng pagkakamali, mahal mo pa rin. Madamdaming lahat ni Fatima. E paano yan? One small happy family na kayo niyan." "Marsh, mahal ko nga pero parang hindi pa kaya ng puso ko na magtiwala ulit. Alam mo yun, natatakot pa eh. Kaya nga hindi ako nagkanobyo eh, simula noon." "Nako baka, kakaarte mo, maunahan ka pa." Pangasar pa nga ni Ana. "Nino, sino naman mamuuna sa akin? Eh malay natin may iba pa nga dyan na nagkakagusto sa kanya. Bahala na." Sad na nga lamang nito. Matapos kumain ng kare-kare, nagaya naman si Max. "Kain tayo ng fishballs?" Aya nga ni Max kay Fatima. "Nako, hindi mo gusto ang fishballs, diba? First date natin, fishballs ang kinain natin, diba? Alam mo Fatima,
Hindi naman importante kung ano yung kakainin sa date. Ang importante kung sino ang kasama natin. O bakit may mga dala kang bulaklak? Nagulat nga na tanong nga ni Fatima. Regalo ko para sa'yo. Kaswal naman na saad nga ni Max. Regalo? Hindi ko naman kaarawan na. May okasyon ba? Wala. Pero sa ganitong petsa kasi tayo, nagsimulang magmahalan. Nung mga bata pa tayo, hindi naman kasi natin matatawag na anniversary kasi wala naman tayong label dati na magnobyo tayo, hindi ba? Pero sa ganitong araw nga tayo nagsimula. Ika-15 ng Setyembre, nanguna tayong nag-date. Sa fishbowl at sa kanto mo pa nga ako isinami. Nung una na culture shock ako kasi hindi naman ako sanay na kumain ng ganun. Ang ikalawa naman nating date ay Japanese resto. Nakangiting balik tanaw ni Max. Naalala mo pa yung mga yan? Gulat nga, natanong nga ni Fatima. Bakit parang gulat ka? Akala mo ba hindi ko natatandaan? Akala mo ba wala lang sa akin lahat ng yun? Hindi lang siguro ako showy. Hindi lang siguro halata sa akin pero mahalaga sa akin lahat ang bawat oras na kasama kita. Hindi nga nagtagal, bumigay na nga rin si Fatima. Isang araw na kumakain nga silang lima ay sinurpresa nga niya si Max. Magkikita nga pala kami ng mga kaibigan ko dati sa shelter. Sila Ronnie at Jessica. Inaaya nila ako magmeryente. Sabi ko nga may sasama akong nobyo ko. May lakad ka ba sa Sabado? Kaswal na tanong nga ni Fatima. Wala akong lakad pero... Teka, ibig mong sabihin na pakikilala mo akong nobyo? Ibig sabihin ba noon, tinatanggap mo na ako muli sa buhay mo? Masayang tanong nga ni Max at tumayo na nga lamang si Fatima habang nakangiti at lumuluha nga ang mata. Mga bata, narinig niyo ba yon? Nobyo ako na ulit ng nanay niyo! Masayang sabi pa nga ni Max at tumayo nga ito para yakapin nga si Fatima ng mahigpit. Hoy, hindi ako makahinga. Ang higpit mong yumakap eh. Natatawang sabi pa nga ni Fatima. Nagsitalo na naman sa tuwa ang mga bata at niyakap nga rin nila ang kanilang ama at ina. Naging maayos naman ang kanilang relasyon. Masaya sila at sa wakas, buo na nga ang kanilang pamilya. Hindi nagtagal ay nagplano na nga rin silang magpakasal. Isang araw nagdesisyon nga si Max na ipakilala na nga sa kanyang ina ang kanyang mag-ina. Tumutol pa nga si Fatima pero naging malpilit naman si Max. Nagulat pa nga ang mama ni Max nang dumating sila. Iho, anong ginagawa mo dito? Sinong mga kasama mo? Gulat na tanong pa nga ng matanda. Kasama ko ang aking mag-ina. Nais ko pong makilala nyo ang mga bata. Kabadong sabi nga ni Max. Mag-ina? Anong ibig mong sabihin? Gimbal na tanong nga ng matanda. Ma, naalala mo pa ba yung babysitter o yaya natin dati para kay Bunso? Tanong nga ni Max. Siya, ang dating babysitter ng kapatid mo? Siya ba yung babaeng bigla na lamang nawala dati? Kasama mo siya? Tanong pa nga ng mama ni Max. Ang totoo po, naging nobya ko siya dati. Pero itinago namin ang aming relasyon. Nagbunga ang aming pagmamahalan. At ngayon, handa na po akong pakasalan siya at panindigan ang mga bata. Isinama ko po sila dito para may pakilala sa inyo. Nais ko na rin ipaalam sa iyo ang plano po naming pagpapakasal. Nakangiting sabi nga ni Max. Inakala nga niyang matutuwa ang kanyang ina. Subalit, biglang nagiba ang ekspresyon niya. Pero saad naman ni Max? Triplets po ang anak namin. Tatlong batang lalaki. Hindi ba't matagal mo na akong kinukulit? Na gusto mong magkaroon ng apo sa akin? Heto na, mayapo ka na, tatlo pa. Sabi nga ni Max at hinila nga ang mga bata palapit sa kanyang ina. Mga apo! Saad nga ni Doña Amparo, makinagulat nga ni Max. Buong akala nga nito ay magagalit siya dahil ang galit nga siya dati sa paglayas nga ni Fatima. Pero agad naman pala nitong natanggap ang kanyang mga apo. Dala na rin siguro ng katandaan.
Akala ko pong magagalit kayo. Sasabihin ko nga po sana na hindi matutumbasan ng kahit na anong pera o ari-arian si Fatima at ang aking mga anak. Nais ko lamang pong maging malaya at pakasalan ng babaeng pinakamamahal ko. Iho, masyado na akong matanda para magalit pa para sa mga ganyang bagay at nasa tamang edad ka na para mamili ng mga gusto mo sa buhay at para magdesisyon. At isa pa, nakita ko ang growth mo, lalong-lalo na dati nang maging mas responsable ka kesa nung 17 years old ka pa lamang. Kaya nagtitiwala na ako sa'yo. Nagsalita nga si Fatima. Pero kahit na ganun po, kahit na po marami po kayong ari-arian tsaka negosyo may pakiusap nga lang po sana ako, gusto po namin na magsimula po ng payak na pamilya at pamumuhay. Ayaw po namin kasi namulatin ang mga anak namin sa karangyaan. Okay na siguro po yung may sapat kami. Siguro darating din ang tamang panahon para sa mga ari-arian ng inyong anak. Ang ibig sabihin nga nito, hindi nga sila aasa sa pamilya nga nila Max. At sobrang humanga naman si Doña Amparo dahil doon at pumayag naman siya. Niyakap nga niya si Fatima at winelcome nga ang kanyang mga apo at niyakap din. Habang nasa bahay nga nila Fatima, si Max, nag-uusap nga ng masinsinan ang magnobyo at nobya. May ipon ako mula sa pinaghirapan kong negosyo. Pwede nating gamitin to para sa pagtatayo natin ng sariling negosyo. May experience naman ako eh at tutulungan kita. Saad nga nito? Sigurado ka ba? Tanggap naman kita eh. Kahit ano pa man ang buhay natin. Fatima, kaya natin to. Huwag ka mag-alala. Saad nga nito? Lumipat nga sa isang payak na bahay sila Fatima at Max kasama ang kanilang mga anak. Naging simple ang kanilang pamumuhay. Pero masaya sila. Nagpatayo nga ng isang maliit na negosyo si Max. Nagtayo din ito ng isang karinderya para makapagtinda nga si Fatima. Kamusta naman ang takbo ng karinderya? Nakangiting tanong nga ni Max. Ayos naman. Madami-dami naman din tayong suki ha. Pwede na nga tayong makapagpatayo ng restaurant eh. Sad pa nga nito. Ikaw, kamusta ang negosyo mo? Okay naman. Medyo kulang pa sa investors pero mukhang magkakaroon din. Kamusta ang mga bata? Okay lang, nabayaran ko na kanina ang tuition fee nila. Sigurado ko bang kaya natin sa private school mag-aral ang tatlong bata? Magsisimula pa lamang ang mga negosyo natin. Baka hindi natin kayanin. Nag-aral lang sabi pa nga ni Fatima. Kaya natin. May nakuha kong kasosyo para sa itatayo kong dental clinic. Ilang buwan na lang naman makukuha ko ng lisensya dito sa Pilipinas. Talaga? Tuwang-tuwa nga. At proud nga na sabi ni Fatima. Sabi ko naman sa'yo, diba? Kakayanin natin kahit wala ang aming mga kayamanan. Masipag ako at matyaga. At gagabayan tayo ng Diyos, Fatima. Hindi ako nangihinayang na ibinalik ko kay Mama ang lahat ng meron ako hanggang sa gusto pa nga nating matutunan kung paano tumayo sa sarili nating mga paa. At least hindi na tayo pakikialaman pa ng ibang tao. Nakangiting sabi nga ni Max. Nang naging stable ang kanilang mga negosyo, nagpakasal na nga sila. Lumago ang restaurant ni Fatima pero kinailangan ngang ipamanage muna ito sa kanyang kaibigan dahil maselan nga ang pagbubuntis niya sa bunsong anak nila ni Max. Nakakuha naman ng lisensya si Max sa tulong ng investor na kapagpatayo siya ng dental clinic. Umasenso din ang kanilang pabrika. Mayroong ding mga nag-franchise ng kanilang restaurant. Patuloy nga nilang ini-invest ang mga kinikita nila kaya hindi nakapagtataka na umabot na nga sa milyones ang buwan ng kita ng negosyo nila. Hindi man nila ginamit ang kanilang kayamanan na naipundar ng kanilang mga magulang dahil gusto nga nilang mas matuto, nagawa pa rin naman nilang tumayo sa sarili na nga nilang mga paa. Makalipas ang ilang taon, binigay na din naman ang ari-arian na dapat nga ay para kay Max
Deserve naman daw niya ito saad nga ng kanyang ina. Tuwang-tuwa naman sila dahil nga mas marami pa nga silang matutulungan gamit ang kayamanan na yun. Naniniwala sila na instrumento lamang sila ng Diyos, kaya binigay sa kanila ang ganong yaman para makatulong pa nga sa ibang mga taong nangangailangan. Napatunayan nga ni Max na ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa at mga anak ay dalisay. Nagkamali man ito dati, pero pinatunayan niya na kaya nga nating magbago para nga sa ikabubuti ng ating mga minamahal sa buhay at hindi lamang para sa ating sarili. At isa pa, nagsumikap nga talaga si Max gamit ang kanyang sariling kakayahan para nga umasenso sa buhay at hindi lamang umasa sa yaman ng kanyang magulang. Sa buhay ng tao, hindi mahalaga kung may pagkakamali tayong nagawa. Ang importante, natututo tayo, ina-admit ang kasalanan natin at bumabangon tayo at willing magbago. Nagkamali man si Max ng kabataan niya, pero nakabawi pa rin naman siya sa kanyang asawa at anak. At mas naging responsable pa nga siya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Max at Fatima. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Laa of Hong Kong, Mary Jewel from Oman, Verna Ramos of Bulacan, Teresita, Juby Hernandez of San Francisco, Chabidal of Malaysia, Nani, Lahay-Lahay, Denz Jenjen, Presbyteros Rose, Becky Pat, Amhaya, Ellie Evangelista Anderson of Denmark, Aruma Tyra, Fenovares, Ernesto Rosel, Nesbeth Hanaban, The Jessica Rose, Cecilia Alvior, Eileen, Lourdes Bator, Rosemary Corpus, Juby Hernandez, Romano Gorospe, Goldfinger, Estela Moico, Liliano Bebe, Ellen Magbitang, Helen Murillo, Emily Borac, Nena Ano, Presbyteros Rose, Ann Mariano, Rosemary Vasquez, De Jessica Rose, Maricel Cabigon, Marianne Ladi, Teresita Schmid, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.